Hindi pa naman dapat magpanik ang Tok and TX, ngunit dapat na silang kumilos habang maaga. At nangako nga si Randy Jefferson na re-resback sila sa Game 2. Hindi raw sila dapat mabaon sa 0-2. Game 2 na mamaya mga ka-Republic. Sa Game 1 ay agad nagpamalas ng husay ang resident import ng Ginebra at agad rumatsada sa unang quarter pa lamang kung saan ay nagbuslo agad siya ng 17 puntos. Walang maraming salita, ipinakita niya sa kanyang counterpart sa TNT kung sino ang tunay na magaling. Pero sa totoo lang ay nagpamalas din ang angking husay si Randy Jefferson. Nag-contribute ito ng 30 points at tumablot ng 20 rebounds. Yun nga lang, bigo siyang mabigyan ng panalo ang kanyang team. Bandang huli, sinisi ni RHJ ang kakamping si Poy Eram. Nakakawala raw ng momentum ang pagiging reklamador ni Boy Kurot. Nag-concentrate daw ito sa pagre-reklamo sa mga referee sa halip na mag-concentrate sa laro. Iniiwan na nga naman sila ng Ginebra at ang asal na ipinakita ng TNT Center ay hindi nakatulong sa kanilang team. Iyon din ang sinabi ni TNT coach Jojo Lastimosa. Pati raw laro ng ibang player nila ay naapektuhan ng pagiging reklamador ni Poy Eram. Hanggang dumating nga sa puntong sumobra na ang panggigigil ni Eram at di na niya napigilang kurutin ang Phil German. Ang puki mo talaga! Kaso, nagselos yata ang referee, hindi nito gustong may ibang kukurot sa gwapong Phil German. Pinituhan ang pang-anim na foul si Poy Eram. Fouled out ito. Ayan, diyan ka, tsura nito. Seryoso, sa pag-fouled out ni Poy Eram ay lalong nalubog sa Kumunoy ang tropa ni Coach Jolas. Sa pagkawala ng 6'9 center, malaking butas na sa kanilang ilalim ang pagkawala ni Eram. Although nagkakamada pa rin ang puntos si Randy Jefferson, hindi iyon sapat para makaahon ang Tok and TX. Dahil naging mapurol ang shooting ni RR Pugoy at Jason Castro. 6 na puntos lang si Pugoy at 4 na puntos lang din si Castro. Sina Mikey Williams at Calvin Oftana lang ang nakapagbigay ng malaking ayuda sa kanilang import. Nangako naman si Randy Jefferson na babawi sa Game 2. Kailangang manalo ng TNT sa pangalawang sagupaan nila dito sa Final Series dahil mahirap nang umahon kung malulubog sila sa 0-2. Inamin naman ni Calvin Uptana na mahirap tibagin ang Ginebra. Pero buo pa rin ang loob ng former NCAA MVP mula sa San Beda. Game 1 pa lang naman daw, sana lang daw ay magtulong-tulong sila dahil hinangad nilang mapunta sa Finals. At ngayong narito na sila ay dapat nilang gawin ang lahat upang makuha ang pinakaasam ng buong team, ang championship. Magiging krusyal para sa Tok and TX ang Game 2 mamaya. Kapag nahulog ulit sila sa patibong ng Ginebra, malamang sa malamang ilalampas ulit sila ng defending champion. Ano ang patibong na nakita natin? Hayaang magkamada ng puntos ang TNT import, ngunit lagyan ng posas hanggat maaari ang locals ng TNT. Oo nga, hindi kayang pigilan ang lahat ng locals, pero at least ma-minimize ang kanilang puntos. Next time na lang natin isali ang mamay. Mabuti tulog pa. At yan lang muna ang ating halu-halu update. Hanggang sa muli. Sana po ay inyo ring suportahan ang isa pa nating YouTube channel, ang Tagalog Golden Stories. Shoutout muna kina Mariefa Magbuo, Love Matthew, Lina Cargulio, Princess Paula M. Mercurio, Tomas Salarsa, Johnny Jr. Chang, Celine Rilo, Patria Main and Jezreel Bayani, Chris Rode, Binigno Torres, Joel Atienza at si
Jesus Aringo. Sa mga hindi ko po na shout out, paumanhin po, pero gusto ko po kayong pasalamatan sa lumalago ninyong suporta. Kayo ang buhay naming mga vlogger. Salamat po.